What's up guys? Maraming salamat sa panonood sa aking mga video. So welcome back for another YouTube video natin. For today's vlog, pag-uusapan natin ngayon, paano ka ma-approve agad sa CI? So itong YouTube video na to ay makakatulong dun sa mga possible na maging customer natin today at sa mga susunod na araw pa. So stay tuned sa mga tips na ibibigay ko para madali ka ma-approvean sa CI. So, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, so please like and subscribe sa aking mga videos. So, ibahin natin ng konti, no? Ang uunahin natin ngayon is number 5. So, number 5. Dapat walang COVID case dyan sa area nyo. Biro lang. Number 5. Dapat wala kang repo account. Ano yung repo account? So, kung sakaling mag-a-apply ka ng motor, dapat wala kang history na dati ka nang nakakuha ng motor. Tapos, hindi ka nakapagbayad at nasoli yung motor. Or worse, hindi mo na ibalik yung motor, nasa'yo pa, dahil wala nang nangahatak ng motor mo. Dapat wala kang tinatago dyan na kung ano man, na bad record dun sa kahit anong dealer na pinuntahan mo. Okay? Ang CI natin, hindi lang nagbebase sa sabihin mo. May mga kapitbahay tayo dyan na makakapagsabi na dati ka nang may motor, tapos hindi na nakita. So, dun pa lang, malalaman na ng CI na nagsisinungaling ka. So, dapat wala kang repo account. Confident ka sa sarili mo bago ka kumuha ng motor, wala kang repo account. Number 4, dapat stable ka sa tinitiran mo. Diyan sa inyo, dapat kilala ka sa barangay at ang mga chismosang kapitbahay. Biro lang. Dapat kilala ka sa barangay, tapos kung hindi ka naman kilala sa barangay dahil bagong lipat ka, kung ikaw ay nangungupahan dyan, at least kilala ka ng may-ari ng bahay. So, dapat yung may-ari ng bahay or yung kasera na nagbabantay dun sa bahay mo, kilala ka. So, kung hindi ka kilala ng kapitbahay mo at kilala ka ng landlord o yung may-ari ng bahay, mapapatunayan dyan ka nakatira. Dyan din natin malalaman kung meron kang bad record sa pagbabayad ng upa o bad record dun sa iba mong co-tenant na nandun sa bahay. No? So, dapat lihitin mo ka dyan. Kung hindi ka lihitin mo dyan at kakalipat mo lang, kailangan mong sabihin sa amin kung saan ka tumira dati para matrace namin yung record mo. Ano? Number 3, kailangan mong makapag-present ng legit na dokumento. Number 1 dyan, Meralco Bill. Sa Meralco Bill kasi, makikita natin kung ano yung eksaktong address ng bahay mo at kung nagbabayad ka ng kuryente. So, bakit ba kailangan natin hanapan ng Meralco Bill? Sa Meralco Bill kasi, nakikita dyan kung paano ka mag-handle ng responsibilidad. So, kung wala ka Meralco Bill, kailangan makapagsabi ka sa amin ng totoo doon pa lang sa pag-a-apply mo na ganun ang senaryo mo. Nasa gayon, mabigyan ka namin ng idea kung ano ba yung pwede natin gawin kung sakali na wala kang Meralco Bill. Ano? Siyempre, importante rin dyan yung ID, valid ID. So, kung ikaw ay kukuha ng motor, kailangan meron kang lisensya. Kung ikaw rin ang gagamit, kailangan meron kang lisensya. Hindi yung ubra yung lisensya mo na galing sa rekto or yung pineke. So, tandaan nyo po yan. Ang credit investigator po natin, hindi po sila basta-basta na binigyan mo ng ID, yun na yung bibigay nila sa amin. So, sila po yung nag-a-assess kung yung mga dokumento nyo ay lehitimo. Sakali naman po na nagduda po yung CI, malaking factor po yun sa magiging resulta ng approval nyo. So, dapat legit lahat na ibibigay mo, number 1 ID. Tapos, yung payslip. Sa payslip naman, mas maganda ang gawin mo. Once na naipakita mo yung payslip, magbigay ka ng contact number ng supervisor mo doon sa trabaho mo. Once na na-contact nila on the spot, malaking chance po yun. Dahil malalaman po nila na stable ka doon sa work. Okay, number 2. Uy sir, wait lang. Pasingit naman ako. Ako nang bahala sa kanila. Sa number 2. Number 2, declared the exact present address. Huwag kang mag-base sa mga ID mo na naka-address sa dati mong tinitiran. Ang kailangan ang i-declare mo yung address kung saan ka nakatira ngayon. Tandaan mo, pupuntahan ka ni CI kung saan ka nakatira ngayon, hindi nung nakaraan. Dahil yung nakaraan, hindi na binabalikan nun. At syempre,
dapat alam mo rin yung barangay number mo. Hindi manghuhula si CI. CI personal sila, hindi sila manghuhula. Kaya dapat tama yung barangay na i-declare mo. Dahil kung hindi, si CI, hindi ka nila mapupuntahan. Dahil inuulit ko, hindi nga sila manghuhula. CI sila. Sagyus. Ikaw na, marami salamat sa pagpapasingit sa akin. Siyempre, sana marami pa kayong matutunan sa kanya. Number one, maging honest ka sa lahat ng bagay. Si CI, kailangan niya ng totoong sinasabi mo. Kung ano yung sinabi mo dun sa marketing or sa ahente mo na nag-a-assist sa'yo, eh yun ang sasabihin ng ahente dun sa CI. Ngayon, once na may isang pagkakamali dun sa sinabi mo, for example, sabihin natin sinabi mo sa ahente, dito ka nakatira. Tapos nalaman ng CI na dito sa kabilang bahay nakatira, kahit isang bahay o isang pagitan lang ba ang tinitira nyo, is malaking factor yun dahil hindi mo sinabi yung totoo. So, pinaka-importante po sa lahat, sasabihin nyo po yung totoong bagay na meron kayo sa inyo. Dahil kami dito sa marketing, ay willing po kaming tulungan kayo para makuha nyo po yung gusto nyong motor. So, si CI, ganun din po. Kung ano po yung gusto nyong motor na willing kayong kunin, basta nakita po ng CI, naka-approve kayo, eh bibigyan mo kayo niyan. So, that is it for this vlog, guys. Maraming salamat po sa panonood. So, continue support lang po sa channel na ito. So, quick shoutout po pala sa mga CI natin dyan all around the Philippines. Saludo po kami sa inyo. Sa kabila po ng pandemya ito, eh nagagawa niyo pa rin po yung trabaho niyo. So, as a marketing, kung kami nasa branch lamang po, napakalaking saludo po namin sa inyo kasi kayo po yung nagsisilbing frontliner para po mabigyan natin ng katuparan yung mga gusto ng customer na magkaroon ng motor. Number one kasi talaga ngayon na pangunahing transportation is kundi bike ay motor. So, that's it for this vlog, guys. Maraming salamat sa panonood. I'll be now.